Ang alamat ng walis tingting. Alam nyo ba noong unang panahon sa malayong-malayong probinsya ay mayroon na bubuhay na maraming-maraming puno ng niyog. Hitik na hitik sila sa bunga at hitik na hitik din ang kanilang mga dahon. At sa pagitan ng mga dahong iyon ay mayroong tila maliit at payat na kahoy o payat na patpat na nagsisilbing pampatibay sa dahon. Noong una ay tila masaya lang silang idinuduya ng hangin at wala silang naiisip na anumang suliranin. Sapat ang tubig, sapat ang araw para sila'y mabuhay. Masasabing kontento na sila doon sa itaas ng puno na iyon, na para bang walang katapusan ang kaligayahan. Subalit isang araw ay namataan ang isang munting patpat na kahoy na iyon ang isang matanda sa ibaba habang naglilinis to ng kapaligiran. Sa kanyang pagmamasid ay nakikita niya ang iniipon ng matanda ang lahat ng bumagsak na mga dahon na kagaya niya. Mga dahong natutuyo na ito at bumabagsak na lang sa ibaba ng kusa dahil sa katandaan na rin siguro. Nawawala ang tibay ng kapit nito sa puno kapag ito ay matanda na. At kapag ito ay hinangin ay kusa na itong nahuhulog sa ibaba kasama ng lahat ng kagaya niya. Tinignan niya ang dahong kinakapitan niya at nakita niyang hindi pa naman sila naninilaw o natutuyo. Napalagay ang kanyang loob. Subalit, maya-maya ay kinuha ang kanyang atensyon ng isang malakas na apoy mula sa ibaba. Nakita niyang pagkatapos lipulin ang mga tuyong dahong kagaya niya ay siniliban ito ng matanda. Nagangalit ang apoy, napakalakas. Ramdam niya ang init mula sa kanyang kinalalagyan. At doon na nga gumapang ang takot sa kanya nang nakita niya ang kanyang magiging katapusan. Umusal siya ng mataimting dasal. Na sana naman ay huwag niyang abutin ng ganoong wakas. Baka meron pang ibang paraan upang magkaroon sila ng pangalawang buhay at pagkakataon. Sa paglipas ng mga araw, ay paulit-ulit niyang nakikita ang pangyayari. Kung paano ang mga katulad niyang tuyo na ay sinusunog na lamang. At sa paglipas ng maraming araw, ay napapansin niyang natutuyo na rin sila. Unti-unti, naninilaw na rin ang kanilang mga dahon. Sabay na dumaloy ang lungkot at takot sa kanya. Muli siyang tumingala sa langit at umusal ng dasal, na sana hindi pa ito ang kanyang katapusan. Subalit ang munting patpat ay wala nang magagawa, sapagkat tuluyan na ang nanilaw at natuyo ang kanilang mga dahon. Parang nag-aantay na lamang sila ng panahon kung kailan naman sila mahuhulog. At doon sa ibaba ay sisilaban. Masakit mang tanggapin at isipin ay wala siyang magagawa. Isang araw ay dumating ang napakalakas na bagyo. Nagnangalit ito at hinihahampas sila ng malakas na hangin. At kahit anong kapit nila sa puno ay hindi na nila ito makakaya sapagkat sila ay matatanda na rin at tuyo na. Wala na silang tibay. Sa pagbayo ng malakas na hangin ay nagpaikot-ikot sila sa itaas at tuluyan nang nahulog. Kasabay ng iba pang mga dahong kagaya niya at kasabay ng iba pang mga dahon ng puno. Sa ibaba ay nagsama-sama sila kasama ng mga basura at mga iba pang bagay na tinangay ng hangin. At nagkalat sila sa paligid. Kinabukasan ay sumikat na ang araw at natapos na nga ang bagyo. Lumabas sa kanyang munting kubo ang matandang lalaki. Kitang-kita niya ito mula sa kanyang kinalaglagan. Pakamot-kamot pa ito ng panot niyang ulo. Nawari na didismaya sa dami ng basura at kalat sa daan. Punong-puno ng kalat ang kanyang kapaligiran. Nagsimula na itong maglinis at nagdampot ng mga kalat. At katulad ng palagi niyang nakikita sa itaas, ay nilipol niyang muli ang mga kalat na ito kasama siya. Subalit tila nakakunot pa rin ang noo ng matanda. Tila hindi ito nakukontento sa kanyang paglilinis. Maya-maya ay humangin muli ng malakas. Kinausap niya ang mga dahong katabi niya at sinabi niyang sumayaw sila sa hangin. Gaya ng sayaw nila sa hangin nung naroon pa sila sa itaas ng puno. At tumalima naman ang lahat sa kanya. Nakuha nila ang atensyon ng matanda. Napansin ito na parang nagwawalis ang mga dahon na iyon. At tila may biglang magandang idea na pumasok sa isip ng matanda at napangiti ito.
Kinuha nito ang mga nalaglag na dahon ng puno ng niyog at ibinukod ito. Hinihiwalay sila sa mga iba pang basurang nakuha nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib ng munting patpat, ano na kaya ang mangyayari sa kanila? Bumalik ng kubo ang matanda at kumuha ng itak. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mukhang tatadda rin na sila nito. Pinitas ng matanda isa-isa ang dahon ng niyog at tinanggal ang mga tuyong dahon nito at itinira ang munting patpat. Inipon niya muna ito sa isang tabi. Nang maipon na ang lahat ay kumuha ito ng maliit na tali. Saka nito binigkis ang lahat ng mga munting patpat na kanyang naipon. May galak siyang nakita sa mukha ng matanda at sinimulan niya itong gamitin upang ipanlinis sa mga nagkalat pang ibang basura. Maya-maya ay kailinis na ng paligid. Mula noon ay hindi na niya sinisilaban ang mga nakukuha niyang tuyong dahon kagaya niya. Sa dami ng nahuhulog na tuyong dahon araw-araw ay marami siyang nagawang walis. At ipinamimigay niya rin ang ibang walis sa kanyang mga kapitbahay upang hindi sila mahirapan sa kanilang paglilinis. Maraming maraming salamat po, Mang Teng, sa binibigay niyong walis sa amin. Mga ilang taon pa ang lumipas ay pumanaw na rin si Mang Teng. Ang mga kapitbahay na ni Mang Teng ang nagpatuloy sa kanyang mga ginagawang walis. Doon nagsimula ang katawagan ng Walis Ting Ting, sunod sa kanyang pangalang Mang Teng. Ang aral ng kwento. Kahit na maliliit na bagay sa ating paligid na mukhang basura, ay mayroon din palang pakinabang pagdating ng panahon. Matuto tayong maging masinop sa mga bagay-bagay. Ang wakas.